Balik pa rin po ang unang hirit. Samantala, umakyat na nga po sa 33 ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Magdoble ingat po tayo mga kapuso dahil kahit hindi ho natin na direktang makasalamuha pa yung mga infected ng virus na ito, through surfaces naman, maaari pa rin naman itong makuha. Kaya para ipaliwanag po sa atin yan, makakasama po natin si Dr. Edmion Tan, Infectious Disease Specialist, para bigyan po tayo ng kaalaman na dagdag pa dun sa ating mga nalalaman. Okay, good morning, Doc. Good morning again, yes. Oo. Ito, kaya kailangan natin talagang linawin na, kaya ba talagang magtagal, no? Dun sa mga surface areas, itong virus ng COVID-19. Okay, so parating natin binabanggit, no? So, ang mga viruses kasi, they are what we call mga parasites, no? Baga, obligate parasites. Once outside the human body, hindi na sila tatagal, like on the surface or anywhere, hindi sila dapat tumagal dapat. Kasi wala na siya sa host, eh. So, hindi na siya mabubuhay. Subalit, we have to be very careful pa din, no? Kasi kunyari, nagsasalita ako, tapos I have this virus, kunyari, no? So, this might land dito sa mga table, sa sofa, sa cellphone, or anywhere else. And this is relatively something na bago, itong virus na to. So again, we cannot say talagang how long ba siya magtatagal. So theoretically, hindi siya dapat tumagal. But we still have to be very, very careful kasi there might be a chance na pwede po nating makuha or mahawa dun sa masakit from those surfaces. Oo, kasi may mga nagsasabi, oras ang tinatagal. Oras daw, or minutes, so, or may katotohanan ba yun? Wala pa talagang exact number kung how many hours, but still, we want to be very careful kasi possible pa din po siya. That's right. No? Especially, this is something new, so better be safe. That's right. Yes. Ito, umpisa natin kasi napag-usapan natin yung tagal. Diba? Okay. Sabi nila, ang metal, di ba, mas tumatagal daw dyan. Ano? Eh, paano nga ba pag sinabi natin, mas malamig daw yung surface, mas nagtatagal, paano natin ito makukuha? Sige, actually, it's a myth, no? Hindi rin pwedeng pag metal lang, mas matagal. Pag sa mga plastic, mas hindi tumatagal. Mm-hmm. Actually, any surfaces, we have to disinfect kasi any surfaces, magiging ano siya, potential siya na source of this viral infection. Okay? Oo. So, katulad ng itong glass table, kapag bumahing ako, and then nag-land dito yung mga droplets ko, pwede rin po siyang tumagal, even it's a glass, it's a plastic, it's a rubber, metal, anything. That's right, no? Kasi sabi, metal, no? Pero meron din naman yung madalas din natin hinahawakan, like yung doorknob, di ba? Pang-araw-araw, yes. Talagang hindi pwede, inevitable, papasok at papasok ka sa isang lugar. Okay. At nandyan yung railings, hindi ba? Yes. So, yun ba, in general, paano natin na maiiwasan na makuha yung mikrobyo through them? Okay. So, actually, as a general rule, kung maiiwasan natin maghawak sa mga doorknobs, railings, better yon. But sometimes, inevitable, hindi siya practical eh. Hindi naman pwede tayo pumasok sa door na walang mga doorknob na ganyan. Except if lahat po yung sliding door. So, I would suggest kapag maghahawak tayo sa mga surfaces like doorknobs, cellphones, computer tables, railings ng mga doon sa stairs, escalator. Better pa rin after touching those surfaces, we practice hand hygiene. Ganun hand washing, ganun pa rin. Hand washing or alcohol. Or alcohol. So, soap and water, okay? Tapos hindi pwedeng barang-barang hugas lang, no? Dapat talaga kumakanta ng happy birthday song while washing. Or kung talagang soap and water, we use an alcohol rub or alcohol na pocket alcohol, yung mga maliliit lang, at least 70% strength. 70%. Eh, pero ito, no? Talagang sa Iran nga, pinagbawal na ito yung paghawak ng pera. Eh, paano naman yun? Ako, di ba talagang yun naman, eh, panghabang buhay commodity naman. Commodity talaga. Di ba, bibili ka kailangan, pera kailangan mo. So, paano naman tayo doon? Okay. So, hindi naman pwedeng sabihin, hindi natin gamitin itong mga pera. It's still needed. But ano yun, since time memorial, since before, nung bata pa tayo, nung wala pa tayong mga COVID or whatever, emerging infections, tinuturuan tayo ng mga magulang natin or sa teacher sa school, pag naghahawak ng pera, yung mga pera talagang they're very dirty because napapasa-pasa yun kung saan-saan. Mm-hmm. Sa market, grocery mall. Iba-ibang taong humahawak. Yes po. So, after touching those money, coins, bills, kailangan talaga is mag-wash ng hands pa rin talaga. It's very important. And syempre, minsan kapag bumibili tayo sa mga supermarket or sa mga restaurants, after touching that money before eating, for example, we still have to wash our hands kasi pwedeng maisubo. As a general rule, kailangan mas maging maagap lang tayo sa paghugas ng kamay o kaya yung pagpasok ng mga utensils natin, kailangan malinis. Kailangan malinis din. And before touching those, talagang dapat malinisin yung mga kamay natin. That's right. Yes. Alright, mamaya, thank you very much, Doc. Makakasama natin ulit si Doc Edmion Tan para naman po sa mga karaniwan natin ginagawa na po pwedeng magdala sa atin ng panganib ng
COVID-19. Abangan! Maraming salamat muli, Doc. Thank you.